naman sa isa na namang makeover. Ang i-makeover natin is itong apartment unit na to. Tsaka ako na ikikwento yung buong story. Nako, talagang may pa-suspense pa. Pero basically, kasi yung penthouse, nasa malayong lugar siya. Ngayon, kailangan namin ng tutulugan dito sa area na to. Kaya, ito yung aayusin natin, itong apartment na to. Like lumang apartment na siya talaga. Ang challenge dito sa makeover na to is, gagamitin natin na lahat ng mga gamit is yung mga existing na lahat ng meron kami. Like wala tayong bibiling bago. Yung una nating pinagawa, pina-primer white lang natin to lahat. And speaking of primer white, thank you so much to Davis Paint for partnering with me for this video. Kasi like ang makeover natin dito, yung quick lang, tipong 2 days lang, ganyan, like mabilisan lang. Pero, dapat magawa natin siya ng bongga by using just colors and technique. Ang dami ko excited ako para i-share lahat ng mga plano natin dito. And, ano kayang kulay ang pipiliin natin? We'll see. I'm so excited. Kaya, alika na, simulan na natin tong makeover na to. Hello! Mag-shopping tayo ngayon. Pero dahil lahat ng gagamitin natin, second hand, andito tayo sa workshop. Mag-shopping tayo ng mga lumang gamit namin. Ang dami. So, syempre kailangan natin ng mga functional na mga items. Ooh, ang daming chairs. Daming gamit dito, mga pinag-hoard namin. But, ito for sure. Kailangan ko yan. Ang cute din pala na itong dresser na ito. Meron pa pala kami nitong rug. I think kailangan natin yan. Kailangan ko nang isipin ano yung design, ano yung colors, ano yung gagawin natin dito sa space na to. Ito yung peg ko. Nakita nyo, di ba, ang bold. May color talaga lahat. May blue. Merong basta. So, gumawa ako ng sobrang vague lang na color plan para dito. Nakita nyo ba yan? Magdi-divide dyan, merong mga molding, merong checkered. Itong side na to, yung kitchen, ibang color kaysa dun sa side na yan, merong separating na beam. Meron ako nitong paint deck ng Davis. Ito yung lagi kong ginagamit kapag ka nabimili ako ng color. As in, sobrang love na love ko to. Kailangan ko ng isang parang peachy-peachy color dito. Ito yung mga pinagpipilian natin. Pagdating naman sa blue, ito yung pinagpipilian natin. Mamimili muna ako ng final na color. And mag-shopping na tayo. Wait lang. So, mag-shopping tayo ngayon. Pero, konti lang naman yung shop natin. Konting ilaw, ganyan. Dahil, di ba karamihan naman ng gamit is meron na tayo. But, ang importanteng shop natin ngayon is paint. So, andito tayo ngayon sa Davis Color Factory para bilhin na yung mga pinturang napili natin. Diba, namili na tayo kanina, nakita nyo, andito lahat ng mga paint na yon. Pero kayo, kung wala kayong ganito, kumuha lang kayo ng mga pegs nyo, ano yung gusto yung kulay, para at least makocompare nyo dito, ano yung pinaka-closest dun sa pegs nyo. Pero ako, alam ko na yung eksaktong shade natin. So, super bilis lang. Iba kasi parang tinatanong ako, ha, custom pa pala yan, ganyan. Hindi. Pagka sinabing custom is dahil ititimpla lang nila dito, pero as in, sobrang bilis lang niya. Bibigyan nyo lang yung code nyo, tapos, ayun, ititimpla na sa inyo. Precise siya. Pwede kayong umorder ulit pa ulit-ulit kung kinulang dahil eksakto yung code nila dito. Makikita nyo kung paano ito gumagana. So, bilhin na natin yung mga kailangan natin. Sun and Rain na Ridgeview 2801P. Tapos, itong mga to. Ayan. Yan yung kukunin natin lahat. So, order na natin lahat ng mga pintura natin dito para ma-paint natin. So, pag pumunta kayo dito, sobra lahat nito, pwede kayong mamili. Ang dami natin color na pwede nyong gawin dito. Pintura natin. Kompleto na sila. Mag-start na tayo magpintura. Tara na! So, dito kasi ako mag-checker dito sa kitchen natin. So, yun yung kamatch ng checker. Wala lang. Nakita niya naman yung mga peg natin, yung woodboard. Di ba? Lahat dark, lahat colored, ganyan. Hindi to fresh and white and maaliwalas. Hindi yun yung goal dito. Goal natin dito. Drama! Sinuyo kita pa, hindi mo pinansin! Sige pa, kaya mo! Bakit ganun?
parang dusty na blue. So talagang grated siya na merong hint ng blue. For the drums. Bakit? Hindi pa sa tapos. May blue naman. Drama! Dali nga! Ginawa ko lang na. Change outfit. Dahil baka makintrahan yung red dress natin. Pero ito na yung ceiling natin. Dito repaint din natin. Isang technique yan. Huwag nyo kalimutan yung ceiling pag nagpipintura kayo. Gabi na. Ayan na. Wala na sila. Dito ako mag-stay ngayon. Dito ako matutulog para tomorrow tuloy-tuloy pa rin yung trabaho. So naisip ko, bakit hindi ko tapusin tong checkered wall na to tonight. Hello! Day, hindi ko na alam. Day 2 something. Day 1 and a half daw, sabi niya. But, tapos natin siya kagabi yung checkered. And ngayon, dark blue na yung sa lower ng kitchen. Tapos, same color yung gagamitin natin for the door. Then, after nito, tsaka ko isipin pa yung mga ibang gusto kong paint na detail, ganyan. We'll see. Konti-konti sa kanan. After natin ikabit yung mga frames, ngayon ko na iniisip ano ba yung ibang mga wall accent. So dito, ang naiisip ko, stripe. Napatayo. For this wall naman, ayan nakita nyo, meron tayong tape dyan dahil gagamit tayo ng pintura para magkaroon tayo visually ng molding. May photoshoot pa lang nagaganap eh. Nakakainis eh. Ah. Finally, tapos na natin itong apartment makeover natin. Sobrang daming ideas na nilagay dito. And excited na akong pakita sa inyo, kaya alika na, tour ko na kayo. So, magpasok nyo dito. Ang una-una nating ginawa na nakikita nyo is itong door, pinaint natin siya. Pwede nyong ipaint ng ibang color yung mga molding kasi ang gusto kong look dito, mas rich. And dito sa wall na to, ito yung pinaka-foyer entry wall. Nag-fake tayo ng molding using paint. Yung color nitong door naman natin, yun yung ginawa natin pa-molding dyan. Parang dadayain natin yung mata na kunwari may architectural detail na nagaganap dito sa wall na to, kahit na totoo flat lang naman yan. Dito naman, dahil foyer natin to, nilagay natin tong parang dresser na to, nabili ko to before na second hand na luma na ganyan. Meron tayo ditong artwork from House of L. Ito rin, gamit din namin to, favorite mirror ko to from House of L. Tapos, ang cute nung sulian natin na deer head dun sa corner. And dito naman sa kitchen. So, ang ginawa natin is yung walls natin, pinaint ko nito blue color na matagal ko nang kasi gusto gumamit ng like grayish blue. Yun din yung pinaint ko dito sa likod nitong shelf na to. Itong shelf na to is existing na. Itong lower part ng kitchen is dark blue naman. Pero syempre, ang pinaka-star ng kusina natin is itong checkered. Ano yung pwede natin gawin na murang paraan pero sobrang visually appealing dito sa kitchen. Ang ganda! Maroon and cream! Sobrang cute! And ang ginamit nga natin sa lahat ng paint natin dito is Davis na Sun and Rain. Like, I super love it. Sa lahat ng project, usually yun talaga yung gamit ko, Sun and Rain or Biofresh. Yung Sun and Rain is an elastomeric paint na 100% pure acrylic. Ang difference kasi ng ibang elastomeric dun sa Sun and Rain. Yung Sun and Rain nga, 100% pure. And kapag pure acrylic, meaning mas nagtatagal yung color, mas long lasting, tapos perfect din ito for interior dahil odorless din siya, tapos lead free. Like, wala, love ko lang siyang gamitin. So, dahil in-extend ko yung checkered na tiles, visually, naging part talaga tong ridge natin, ganyan. Tapos, ang cute nung pa-corner ko dito. Tapos, syempre, naglagay tayo dito ng mga
pots and pans. So para talagang maging usable tong kitchen na to. Ito yung mga plates natin. Ay, super lovely. Sobra yung cute. Oh my God. Dito naman sa dining, ito yung table namin sa tall, tiny house. For ilan years ito yung kinamit natin. Sobrang yung flexible. Ang dami yung functionality. Isa sa favorite ko dito is yung chairs natin na four. Nakita ko lang to sa Japan Surplus. Tapos, bahala na. Bibilin ko siya kahit hindi ko alam saan ko gagamitin. Nilagay tayo dito ng mga frames. Pagdating sa artwork na to, gusto ko ng black and white para ma-tone down ng konti. Pero at the same time, ang ganda niya against dun sa blue wall natin. And ito yung isa sa favorite light ko na hinord ko din talaga. And kaya ko rin siya nilagay dito sa wall na to para pwede natin gamitin dito sa dining. And pwede din natin gamitin dito sa living. Ginawa kong two-tone tong buong space na to. Na-frame niya talaga yung space. Kasi dati originally, meron sila ditong divider na cabinet na parang ako, ayoko, hindi ko naman kailangan yun, tapos nakakasikip lang. So, by doing this paint, nagkaroon pa rin tayo ng divider, pero ang luwag tignan. Like, nagkaroon ng ibang feel dito, nagkaroon ng ibang feel doon, pero visually connected sila. And dito naman sa kabila, super love ko dito sa space na to is itong malaking window na to. Dahil nagpapasok siya ng madaming ilaw, ang ganda niya. Pero syempre, kailangan natin takpan. Kailangan natin ng curtain dito. Ginawa ko siyang two-tone. By using two-tone color, naging color blocking din siya. Na bumagay sa theme nitong space natin. And ito rin is ilaw namin from Tall Tiny House sa bedroom before. Another technique sa paint, meron ako nitong frame na to na I super love. Pero medyo maliit siya para dito sa buong wall na to. So paano ko gagamitin yung paint para ma-expand visually yung accent. So itong part na to is pinaint natin ng color na like darker than the original. Tapos nagpalagay tayo ng stripe. Ginawa natin siyang background nitong artwork na to. So visually, kahit na mag-isa lang siya, mukha siyang connected dito sa nagaganap. Sobrang good find nitong sofa na to. As in, itong set na to, plus may isa pa doon naka-corner na sofa is 2.5. Nakita ko lang Japan Surplus. Sa totoo lang, noong time na yun, hindi ko pa siya kailangan, ganyan. Pero, 2.5. Ito, nagamit na natin siya, napakinabangan natin. Tapos, naglagay tayo ng mga throw pillow na graphic dahil nga sa lahat ng mga elements dito with the blue rin, with the black, kasi yun yung color natin dito. Tapos, itong coffee table na to. Ginamit namin ito sa penthouse. Tapos ngayon, nilagay muna natin siya dito. Meron tayo nitong rug, which is rug na ginamit natin sa Tall Tiny House. So, na-reuse lang natin siya lahat. And dito sa corner, itong other side ng living room. Na-happy lang ako visually sa itsura nitong separation na to. Parang graphic from blue, yung transition dito sa nude wall na to. Isa sa nilagay natin din na additional technique is itong pa-border ko dito sa pintuan. Gusto ko magkaroon ng pattern dito na hindi same dun sa kitchen, hindi same dun sa nilagay natin sa living sa iba. Pero nagko-compliment na bagay pa rin siya. Ang ganda niya, na-frame niya talaga tong door natin. Tapos ang ginamit kong color dito is yung color na pinaint natin dun sa kitchen, dun sa checkered natin. So nag-uusap yung dalawang side na yon. And dito sa sulok is dito ko nilagay yung green na chair na to. Na, well, Japan Surplus ulit. Sobrang ngayon, saktong-sakto siya dito sa corner na to, sa vignette na to. Ang ganda! Meron tayo ditong palamp dahil gusto ko lang ng glow. Tapos, naglagay lang tayo dito. Lalagyan mo ng drinks mo pag nakatambay ka dito. Yan yung makeover natin sa space na to. Makeover natin sa apartment na to. As you can see, hindi ko goal dito na minimalist, na simple, ganyan. Ang goal ko is mag-experiment. Gusto ko ng drama. Gusto ko ng matry nga ano yung mga iba-iba nating pwedeng gawing technique, statement, parang dito sa interior natin, sa bahay natin, ng mura lang, ng simple lang, ng using na pintura lang, ganyan. So hopefully, may mga nakuha kayong ideas kung paano nyo rin papagandahin yung space nyo just by using paint. Diba? Parang ang dami naman natin option. And speaking of paint, thank you so much to Davis Paints for partnering with me for this video. Diba? Sa lahat naman ng project, sabi ko, kung ano yung budget way para ma-improve nyo yung space, lagi ko sinasabi, paint, pintura, as in. Ito yung proof itong project na to na ang dami natin pwedeng gawin
na ang laki ng impact ng pintura lang. Kaya nyo i-DIY yan. Sobrang happy ko sa result nito. At least kapag nandito kami sa area, like yung pagsistayan namin, maganda. Ang arte ko talaga, di ba temporary, pero sobrang ang cute. And actually, walang idea pa si Yusef. Sabi ko, pumunta ka na lang pagtapos na para i-reveal ko rin sa'yo. Tignan natin kung ano yung reaction niya sa pinagagawa natin. Wala talaga, wala siyang alam kung sa color, sa kahit ano. Wala siyang idea. We'll see! So, antayin na natin siya and mag-reveal na tayo sa kanya. Ayan na siya. Ayaw! Nagre-reveal na tayo. Bye! Napakita ko mo na yung before. Yan. Nalala mo ba? Yung may wiwi. Yan. Nalala mo ah. Anyway. Nagugulat ba ako? Ikaw alam. Pikit ka ha? Bigla ang reveal. Pinakita ko sa'yo ano yung sure to before. Baka lang kasi nakakalimutan mo. Yung yellow, mga wallpaper. Ano yung na-expect mo? Wala! Walang basis. Okay! One, two, three. Open your eyes. Wala! Ang bahay na dyan. Temporary lang to. Helen. Sa bago to. Ah, yan yung ano, binili yung tumpay. Ano? Anong favorite mo? Na may panlalaking part ng mga babae. Hindi ganun yun. Hindi ito panlalaking sa mga babae. Asawa mo, porque blue and nude. Actually, ito yung damit pala natin. Ito pala yung ano. Ay, ako gumawa niyan. Ay, ito yung ginawa ko. Ito yung ginawa ko nung isang gabi. Kaya pwede yung ginawa ko isa. Ito? Bago yung dito. Ito. Ah, so favorite niya yung pang babae side. Lalaki to. Sabi mo kanina, ikaw nagsabi. Sabi mo hindi. Good night.